maaari mo na ba ang lupain kung sakasakaling ito ay isinanla sa iyo at hindi na natubos ng may-ari? Pupwede ba yon sa ating batas? Alamin natin! Panoorin ang video na ito, mga kaibigan! Magandang araw muli, mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Attorney Resty Tobias Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Come on! Mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like para tumaas ang ating ranking sa YouTube. Do not forget also to hit the notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong video. Kung gusto mo, bisitahin mo kami sa aming Facebook page at Attorney Resty T. Adarayan. Kung gusto mo rin, follow us on Twitter at Attorney Resty T. Adarayan. Naanyayaan ko kayo na mag-share at mag-comment sa baba sa comment section kung ano man yung nais nyo maiparating. At kung ano ang mga topic na gusto nyong i-discuss sa susunod natin ng mga videos, mag-comment lang kayo, mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Mga kaibigan, isang araw habang wala si Sir at Ma'am, tumakas si Inday para manood ng sine. Hinaya niya si Intoy, ang kanilang driver. Ngunit nang dumating sila sa sinehan, ang sabi ni Inday, "Nako Intoy, hindi pa pala pwede tayo makapanood." Ang sabi naman ni Intoy, "Bakit naman Inday? Narito na tayo." Ang sagot ni Inday, "May nakasulat kasi na under 18 is not allowed. E dalawa lang tayo eh." Pag-usapan natin ngayon ang tinatawag na pactum commissorio. Maaari nga bang otomatiko na pagmamay-ari na ng isang tao kung ang lupa ay sinanla sa kanya at hindi na natubos ng may-ari? Talakayin natin sa video na ito. Ano nga ba ang tinatawag na pactum commissorio? Automatic appropriation by the creditor of the thing pledged or mortgaged upon the failure of the debtor to pay the principal obligation. So, madaling sabi, ang pactum commissorium ay otomatiko na nagiging pagmamay-ari ng creditor ang isang bagay o ang isang real property hindi na natubos o hindi na nabayaran ang principal amount ng debtor. Marami po ang nangyayari na ganyan, mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Tao ay umuutang, ginagawa niyang security or collateral yung kanyang real property. Ilang contract, sinasabi doon na kapag hindi na nabayaran yung principal amount of obligation, mayroong specified time, otomatiko na magiging pagmamay-ari na yung lupa o real property or whatever property ng creditor. Mali po yan, mga kaibigan, ipinagbabawal po yan ng batas. Ang tawag dyan is pactum commissorium. Bakit mali at pinagbabawal yan ng batas? Kasi usually, mga kaibigan, yung principal amount ng loan o kaya ng obligation ay usually mas mababa yan kaysa doon sa tunay na value ng property. Halang isang lupain ay nagkakalagang 1.5 million pesos. Na yan ay hindi mo maaaring may sangla ng more than 1.5 million pesos. Usually, mas mababa talaga yung pagkakasanla ng isang lupa. Walang kreditor na tatanggap sa isang property na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos, hindi siya magpapautang sa halagang 1.5 million pesos o mas higit pa. Usually, ang pinapautang ng kreditor mas mababa kaysa tunay na halaga ng property. Yan po nalulugi yung debtor kasi hindi po siya nababayaran sa actual price na dapat niyang matanggap. Kaya bawal po ang pactum commissorium. Sabihin naman ang creditor, ay hindi, nakasulat yan. May kontrata kami. Dapat sundin niya yung kontrata na pagkaraan ng dalawang taon pag hindi niya natubos sa akin na ang property. Mali po yan. That stipulation is void. Kahit nakasulat yan sa kontrata, void pa rin ang stipulation na yan at hindi yan tinatanggap ng batas. Kasi nga, bawal yung pactum commissorium. Because it is against good moral and public policy. Requisites para masabi natin na there is pactum commissorium. Number one, there should be pledge
mortgage or anti-crisis of the property by way of security or payment of principal obligation. Abangan nyo po yung mga susunod natin na videos. Ipapaliwanag po natin kung ano bang tinatawag na pledge, mortgage, and anti-crisis. Number 2, stipulation for automatic appropriation of the property in favor of creditor at the default of the debtor or pledger. Number 3, requisites that the pledge, mortgage, or anti-crisis does not substantially affect the principal contract. Bawa kung mayroong isinanla sa iyo na isang real property at hindi na nakabayad ang debtor, ano ba ang mga steps na maaari mong gawin? Mayroon po tayong ibang procedures. Tinatawag po natin na foreclosure of mortgage. Kailangan dumaan muna siya sa proseso bago maging pagmamay-ari ng creditor ang real property. Yun lamang po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all. Mabuhay po kayo. I love you all.